mga kaibigan, sa loob po lamang ng ilang sandali ay maririnig na po ninyo ang palatuntunan ng Back to Christ Revelation Healing Crusade of Father Light. Sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga taga-subaybay. Muli na naman pong nagpupugay sa himpapawid ang palatuntunang may dala ng buhay, nagpapahaba ng buhay at nangangalaga ng ating kalusugan. Ito ang palatuntunang pinamagatang Back to Christ Revelation Healing Crusade of Father Lahi. Isang alaala hindi ko makakalimutan. Back to Christ Revelation Healing Crusade of Father Lahi. Ang natatangi, ang nag-iisa at walang katulad na palatuntunan sa himpapawid na nagtatanghal ng pinakadakilang kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ng mga kagalingan ng lahat ng uri ng inyong mga karamdaman, ng mga biyaya at mga pagpapala, lakas at kapangyarihan at kaligtasang ibinibigay sa lahat ng mga taong gumagamit ng banal na langis ng buhay. Ang nag-iisang nakatayong mandirigma ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, magpahanggang sa mga oras na ito, laban sa lahat ng uri ng mga karamdaman ng tao na bigay ni Satanas. Back to Christ Revelation Healing Crusade of Father Lahi. Kanya saan man po kayo naroroon ngayon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, halina po kayong lahat, sama-sama ninyong pakinggan ang pagtatanghal ng ating palatuntunan, ang Back to Christ Revelation Healing Crusade of Father Lahi. Ang pag-ibig niya kailanman hindi magbabago, sapagkat siya ang aking tagapagligtas. Thank you.
katulad ang kanyang pagmamahal. Siya'y walang kapantay na Panginoon. Sa Diyos at ang Verbo ay Diyos. Ang Panginoon Jesu Kristo na aming Diyos na siya ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landa. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang langit na mga langit ay ang iyong tahanan. Ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. At sa lahat ng mga bagay na bumaba dito sa sanlibutan na walang iba, kundi ang bugtong at buhay na Diyos na si Jesucristo. Ikaw ang hari ng mga hari. Panginoon ka ng mga Panginoon. May-ari ka naming buhay at ikaw ang aming ampunan at kaligtasan na maliban sa iyo'y wala ng ibang Diyos. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa buhay. Iba yung lakas at mabuting pangatawan na iyong ibinigay sa amin hanggang sa mga oras pong ito. Iligtas mo po kami, O Diyos, sa lahat ng uring kapahamakan at sa biglang kamatayan at sa lahat ng masamang tao, lalo na sa mga taong nagagalit sa amin at higit sa mga taong lumapastangan at hindi kumikilala sa iyong pinakamanal na pangalan. Pagpahabain mo po sana, O Diyos, ang aming buhay. At bigyan mo po kami ng tapang at sigla sa pagpapakilala sa iyong pinakabanal na pangalan sa lahat na maginapal, na ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa at sa lahat na mga bagay na ang Panginoon Jesucristo, sapagkat maliban sa iyo ay wala na ibang Diyos, pagkat ikaw ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Iligtas mo po sana, O Diyos, ang aming mga mahal sa buhay. Mga kapatid at mga magulang, at paratingin mo po sila sa isang pagkakataon na makikilala kanila na ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos na makaparihan sa lahat, upang kami ay magkakaisa sa isang panampalataya at isang pag-ibig hanggang sa iyong paghatol sa mabuti at masasama, upang kami ay makarating sa buhay na walang hanggan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo. Ikaw ang aming kaligtasan at ampunan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo. Ikaw ang aming lakas at karunungan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo. Ikaw ang aming higit na makapangyarihan upang pagalingin ang lahat na nakakakilabot na karamdaman sa buhay ng tao. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo.
Ikaw ang aming higit na makapangyarihan upang wasakin, tunawin at durugin ang nagwawakas na masamang kapangyarihan ng Diablo dito sa libutan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat na Panginoon Jesucristo. Ikaw ang kasagutan ng aming pangangailangan at pinagpala mo ang aming mga ginagawa na nasasang-ayon sa iyong banal na kalooban. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo. Ikaw ang aming kanlungan at kaligayahan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo. Ikaw ang aming Diyos sapagkat ikaw ang aming buhay. Sa pamagitan ng iyong pinakabanal na pangalan o Diyos, kami po ay umaasa at naniniwala na ikaw ay sumasa amin sa lahat ng mga sakuna o kapahamakan at kahirapan. Kami ay palaging umaasa sa iyo, kaya tulungan niyo po kami o Diyos. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ang Panginoon Jesucristo na aming Diyos, bugtong at buhay na aming tagapag-ingat. Hindi na kami mga ilangan pa ng ibang Diyos, sapagkat ikaw ang aming buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon Jesucristo na aming pinakamamahal, na walang simula at wala ding wakas. Amen. Ang bagong banal na bundok siyang aming tanggapan. Maligaya kami kahit mahirap lamang. Banal na langis ang aming panglunas, pagkat si Kristo ang aming tagapagligtas. Oo, pinakain kami ng sariwang dahon sa mga halaman pinagpala. Sa bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, si Yesu Kristong pinakadakila. Marami na kahirapan ang aming nadanasan, ngunit tiniis lamang namin ito, pagkat ito ang tanging daan tungo sa buhay na walang hangganan. Kaya kami umaasa kay Hesu Kristo sa tuwi-tuwi na, pagkat siya ang aming Diyos ng mga Diyos na hindi matutularan. Ang bagong banal na bundok siyang aming tanggapan. Maligaya kami kahit mahirap lamang. Banal na langis ang aming panglunas, pagkat si Kristo ang aming tagapagligtas. Oo, pinakain kami ng sariwang dahon sa mga halaman pinagpala. Sa bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, si Yesu Kristong pinakadakila. Kahit kailan, hindi niya kami pababayaan. Kahit may panganib pa, ipagtatanggol kami niya. Kaya hindi masukat ang aming pagpapasalamat. Sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na si Hesu Kristo. Ang bagong banal na bundok siyang aming tanggapan. Maligaya kami kahit mahirap lamang. Banal na langis ang aming panglunas, pagkat si Kristo ang aming tagapagligtas. Oo, pinakain kami ng sariwang dahon sa mga halaman pinagpala. Sa bugtong at buhay ng Diyos, ng mga Diyos, si Yesu Kristo pinakadakila. Kaya kami ngayon ay hindi na mababalisa,
kahit ang aming puso ay may karamdaman pa. Pagagalingin kami niya sa banal na tubig ng buhay, pagkat siya ang aming Diyos ng mga Diyos na walang kapantay. Ang bagong banal na bundok siyang aming tanggapan. Maligaya kami kahit mahirap lamang. Banal na langis ang aming panglunas, pagkat si Kristo ang aming tagapagligtas. Oo, pinakain kami ng sariwang dahon sa mga halaman pinagpala. Sa buntong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, si Yesu Kristong pinakadakila. Kaya kami ngayon ay narito sa bayang pinagpala upang aming ipagsigawan si Yesu Kristong Diyos ng mga Diyos na hindi mapapantayan. Hindi na kami titigil sa pagpupuri sa kanyang pangalan, pagkat siya ang aming Diyos ng mga Diyos magpakailan paman. Ang bagong banal na bundok siyang aming tanggapan. Maligaya kami kahit mahirap lamang. Banal na langis ang aming panglunas, pagkat si Kristo ang aming tagapagligtas. Oo, pinakain kami ng sariwang dahon sa mga halaman pinagpala. Sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, si Yesu Kristo pinakadakila. Sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, si Yesu Kristo na pinakadakila. Kateyuan mong ngayon ay
para pinakadakila ang lumikha sa lahat ng bagay, ang lahat mong mga pangarap ay walang sinasay. Si Jesucristo ngayon pag-ibig, pagkasiyang
nakakiligtas. Dahil siya ang Diyos ng mga Diyos na walang katulad. Si Yesu Kristo na aking buhay na Diyos ng mga Diyos. Kahit na sa kahirapan, ikaw ay kanyang tutulungan. Hindi ka niya iiwanan kahit pa kamatayan. Si Kristo na Diyos ng mga Diyos ay hindi mapapantayan. Si Kristo ay pag-ibig. Siya ang Diyos ng mga Diyos na walang katulad. Si Yesu Kristo na aking buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang buhay sa daigdig, panay kahirapan lang. Walang sino man magtatagumpay pag wala si Kristo sa kanyang buhay. Tanggapin mo si Kristo, siya'y pag-asa sa mundo. Si Kristo na Diyos ng mga Diyos, ang tanging Panginoon ko. Si Kristo ay pag-ibig. Bakit siya ay magliligtas? Siya ang Diyos ng mga Diyos na walang katulad. Si Yesu Kristo na aking buhay na Diyos ng mga Diyos. Si Yesu Kristo ang aking buhay na Diyos. Ano po pangalan nyo? Ako ay si Napoleon Lopez, nakatira sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Brother Napoleon, ako po'y nagpapasalamat. Ako'y nagpapasalamat. Sa bugtong? Sa bugtong at buhay na ng Diyos. Diyos na mga Diyos. Panginoong Jesucristo. Pinaka? Makapangyarihan sa lahat. Bakit po kayo nagpapasalamat? Ito ang kwento ko na sa iyo, nangyari sa akin, kamuntik lang akong mamatay. Ito ay ikikwento ko na. May dala siyang listahan. May dala na listahan para hindi ako magkakamali. Oh, sige. Ito, Brother Bear, nagtapyas ako ng mangga sa compound ko, sa loob ng compound ko. Oo. Dalawa kami ng kasama ko ay Pipe. Hindi nagsasalita yon. Dalawa kayong magkasama. Magkasama. Pero yung kasama mo, Pipi. Pipi. Hindi nagsasalita. Hindi nagsasalita. Nagsisinyas lang. Nagtatalop ka ngayon ng mangga? Magtatapis kami ng mangga sa compound ko. Oo. Ginamit namin ang hagdan paakyat sa bubong ng bahay ko. Ano ba yung sinasabi niyong magtatapyas ng mangga? Magpuputol ng mangga. Magpuputol. Ang katulong mo, Pipi. Sumisinyas lang. Sumisinyas lang. Mm. Ito mamaya pag nahulog na ako, sigaw ya. Nahulog ka? Nahulog. Mamaya lang. Sige, ituloy mo. Mamaya dito pa. Naroon pa sa dulo. Sige. Nasa bubong na. Tapos na ang pagtapyas ng mangga, kaming dalawa ng Pepe ay pababa na ng hagdan. Ayun, pababa na kayo, papanaog na kayo, nung Pepe. Si Pepe ang nauna, pababa. Hindi, ayusin mo, Pepe, hindi Pepe. Baka sabihin si Pepe. Pepe. Yan, sige. Ang nauna, pababa. Si Pepe? Oo. Oo, ngayon. At sumunod naman ako. Oo. Sa pagbaba sa hagdan. Oo.
At hindi ko akalain na dulas ako. Ay nako, duma please. Nabagsak ang aking ulo. Ay grabe. Nabagsak ang ulo ko sa simento. Sa simento? Sa simento. Tumama ang ulo mo sa simento. Patay ito. Pero nararamdaman ko, ang simento ay parang boom. Malambot. Malambot ang simento? Wala kang naramdaman? Ito pa. Malambot ang... Wala. Ako nararamdaman ko na dahil ito na. Hindi pa tapos eh. Malambot ang binagsak mo? Oo, yung binagsak ay, pero simento. Pero simento. Akala mo boom? Akala ko boom. Oo. Ngayon, sigaw na sigaw yung pepe. Ganun yung pepe. Nung nakita ka nahulog. Nakita nahulog na ako. Tinulungan niya ako patayo sa patayo kasi nakahiga na ako. At saka ito, yung mukha ko nadalilig. Oo, nadalilig ko. Ngayon, akala ko patay na ako eh. Pero may power medal at power ID sa katawan ko. Oh, so may suot-suot ka? May suot ko, pag-akyat ko eh. Ay, yung pala ang dahil lang kung bakit pagbagsak mo, akala mo yung boom ang binagsahan mo. Palakpakan po natin ang buktong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Talagang pambihira. Akala ko magiging dalawa na ang pipi. Pinasa ko ang power card bago ko inom ang banal na langis. Oh, para walang nangyari. May lagnat na ako. Brother, ay, nung nahulog ka, nahulog na ako. Sa lakas siguro ng pagbagsak, nilagnat ka. Nilagnat ako. Grabe. So, binasa mo yung power ID. Binasa ko. O, mayroon ka ng banal na langis. Opo. Ano nangyari? Ang minam na ako ng banal na langis, ang nangyari, nang wala na ang lagnat ko. At walang sakit sa katawan ko. At wala rin aramdaman sa katawan ko. Ay, ngayon lang tayo nakatagpo ng patutong binabasa, ha? Talaga. Eh, paano? 80 na ako, brother. 80 anyos na? Apo. O, tinumungo na mo. Kung ako, makakalimutin. Yeah. Halos kalahati ng edad ni Elder Bear. Pambihira. Ah, ganun ba? Oo. Ako po yung nagpapasalamat. Ako yung nagpapasalamat. Una-una. Ako ay nagpapasalanat una kay Father Lahi, pangalawa kay Elder Bell. Higit sa lahat, sa bugtong at buhay na Diyos Jesucristo sa makapangyarihan sa lahat. Para sa mga nangangailangan at gustong makakuha ng banal na langis ng buhay, maaari po lamang magtungo sa ating mga sumusunod na sponsors. El Nido Palawan, hanapin si Sister Rebecca Ramirez, Sitio Langiblangiban, Barangay Aberawan, El Nido Palawan. Taytay Palawan, hanapin sila Brother Rudy and Sister Dominica Pasyon. Matatagpuan sa Sitio Del Monte, Calawag, Taytay Palawan. Ang kanilang numero, 0926-485-6115. Oriental Mindoro. Hanapin po lamang si Sister Rosie Mendoza Chua, Barangay Nakoko, Calapan City, Oriental Mindoro, sa likod po lamang ng DBP. Ang kanyang numero, 0930-504-9121. Mansalay, Oriental Mindoro, hanapin si Brother Sammy and Sister Adeline Eugenio, Kamangi Revelation, Don Pedro, Mansalay, Oriental Mindoro. Ang kanilang numero, 0917-166-1613. Magallanes, Cavite, Sister Shaning Loyola, Barangay Bendita 1, Magallanes, Cavite. Ang kanyang numero, 0955-773-7322. Tagkawayan, Quezon, hanapin si Sister Soledad Glorioso. Matatagpuan sa number 74, Purok 1, Barangay Magsaysay, Tagkawayan, Quezon. Ang kanyang numero, 0909-918-9727. Iligan City. Hanapin si Sister Susan Conson. Matatagpuan sa Purok San Juan, Santa Filomena, Iligan City. Ang kanyang numero, 0965-873-8950. Calamba, Laguna. Brother Thames Vidal, matatagpuan sa 0536 Barangay Sirang Lupa, malapit sa Ecogas ng Calamba, Laguna. Oriental Mindoro, Sister Tina and Brother Fidel Mendez,
Sitio Looban, Bayanan 2, Calapan City, Oriental Mindoro. Ang kanilang numero, 0929-480-0038. Valenzuela City, Brother Tony and Sister Linda Bising. Matatagpuan sa number 151 Dalawan Street, Parada, Valenzuela City. Ang kanilang numero, 0936-289-3476. Nubaliches, Quezon City, Brother Tony Erpelo. Sa number 21, Sinai Street, Jordan Heights Subdivision, Barangay Nagkaisang Nayon, Nubaliches, Quezon City. Ang kanyang numero, 0975-537-3030. San Jose, Nueva Ecija. Hanapin si Brother Virgilio Esteban. Zone 5, Barangay San Juan, San Jose, Nueva Ecija. Ang kanyang numero, 0918-332-9396. Aliaga, Nueva Ecija. Sister Victoria Felipe. Matatagpuan sa Magsaysay, Aliaga, Nueva Ecija. Ang kanyang numero, 0963-611-0277. Bagong Silangan, Quezon City. Hanapin si Sister Bilia Marabillas sa number 440 JP Rizal Street, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ang kanyang numero, 0920-513-4349. Gerona Tarlac, Brother Iking and Sister Betty Bitao. Matatagpuan sa Purok 2, Barangay Pada-Pada, Gerona Tarlac. Ang kanilang numero, 0950-575-1356. Cagayan de Oro City, Sister Auring Armodal. Purok 13, Taboknay, Baloy, Tablon, Cagayan de Oro City. Ang kanyang numero, 0910-910-0924. O kaya naman, sa 0905-378-0900. San Pedro, Laguna, Brother Bert and Sister Moring Obrador. Back to Christ Bakery, Rosario Complex, San Pedro, Laguna. Ang kanilang numero, 0929-566-2286. Araya at Pampanga, hanapin si Brother Rex and Sister Juliet Lorenzo. Banal na Bundok, Treehouse, Barangay San Juan Baño, Araya at Pampanga. Ang kanilang numero, 0907-579-4157. Pagsanghan, Laguna. Back to Christ Office, Sitio 1, Santol Road, Barangay Binyan, Pagsanghan, Laguna. Harap lamang ng Shell papasok ng kanto. Hanapin lamang si Brother Paul and Sister May Ann Velasquez. Ang kanilang numero, 0936-538-5201. O kaya naman sa 0975-569-4706. Puerto Princesa City. Hanapin si Brother Ronnie Boy Valdez. Back to Christ Office, Lansanas Road, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Ang kanyang numero, 0906-149-0354. Quezon City. Back to Christ Office, sa number 9 Sideco Apartments, Camias Road, Barangay Piñahan, Quezon City. Hanapin si Brother Tasio Oblianda. Ang kanyang numero, 0955-215-8555. O kaya naman sa 0999-497-4020. Zamboanga del Norte, Edmar Air Conditioning Repair Shop. Matatagpuan sa Lopez Haina Street, Corner Garcia Street, Barangay Biasong, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ang kanyang numero, 0939-916-8083. O kaya naman sa 0936-266-7303. Imus, Cavite. Hanapin si Sister Evelyn Barredo Similla. Block 6, Lot 8, Prima Home Subdivision, Alapan 1C ng Imus, Cavite. Ang kanyang numero, 0915-917-2760. O kaya sa 0929-189-4402. Batasan Hills, Quezon City. Hanapin si Sister Annabel Puligit. Back to Christ Revelation, Isone Site, Sitio Payong, Batasan Hills, Quezon City. Panukulan, Quezon.
Hanapin si Sister Angeles Merania, Puro 4, San Juan, Poblacion Panukulan, Quezon. Ang kanyang numero, 0930-243-5620. Para sa karagdagang impormasyon at listahan ng mga sponsors, buksan po lamang ang ating official Facebook page ng Church of the Back to Christ, Royal Family in the 7th Millennium Healing Crusade of Father Lahi. Maraming salamat po. Si Kristo sa iyo tumawag na ngayon ay tiwala. Pag nagbalik ka sa kanya, may maligaya ang buhay ka. Nagpakahirap siya sa krus, pagbawiin ka. Diyan sa paraiso niya, makakasama mo siya. Ang kalungkutan may kapangyarihan. Pagdaanaanan mo siya. Kaminahal ka ni Kristo sa kamatayan. Itong buhay ay kapag lumakad ka sa aking Kristong dadaan, sa tinig ka ito naman. Pag magpatuloy ka magpilipod, nagpapagita rin naman. Pagkat si Kristong Diyos ng mga Diyos ang dakilang kaligtasan, ang kalungkutan may kapangyarihan. Si Kristo, isasama niya tayo doon sa kanyang trono. Aawit na lang tayo kahit anong kapitahan. Bungan natin siya. Pagkat si Kristo Diyos ng mga Diyos ang kaligtasan ng madla, ang kalungkutan may kapangyarihan. Kalungkutan may kapangyarihan. Pagdaanaanan mo siya na minahal ka ni Kristo sa kamatayan niya. Na minahal ka ni Kristo sa kamatayan niya. Mga kaibigan, ang kapiling po natin ay si Sister Baby Junicio ng Malabon City. Okay, Malabon, Metro Manila. Okay. Sister Baby, anong masasabi niyo? Nagpapasalamat po ako sa banal na langis ng buhay. Sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos muna. Sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo. Pinaka? Makapangyarihan sa lahat. Bakit po kayo nagpapasalamat? Dahil po sa banal na langis ng buhay. Ano pong nagawa ng banal na langis sa inyo? Meron po akong kapitbahay na... Na ano? Na maliit ako, bagong panganak. Teka. Meron kang kapitbahay na bagong? Bagong panganak po. Bagong panganak? Opo, ngayon? Dalawang linggo lang po na ipasok sa ospital. Bakit? Para pong comatose.
ano kayo nangyari doon? Nakapanganak na, nailabas na yung bata. After noon, nakumatos? Para pong kumatos ng hapon. Ano ro, sabi ng doktor? Dinala po sa ospital ng Malolos. Oo. Tatlong linggo na po, walang nakikita yung... Tatlong? Tatlong linggo na walang nakikita ang sakit sa bata. Taga-taga, sandali. Dinala sa ospital ng Malolos, umabot na ng tatlong linggo, walang nakikita ng ano? Wala pong nakikita ang sakit. Doon sa bata po. Sino bang may sakit? Yung bata o yung nanay? Yung bata po, yung sanggol. Akala ko yung nanay na kumatos. Yung bata pala, pagkaanak na kumatos. Opo. Ayan. So, tatlong linggo na sa ospital, hindi wala makita? Wala po. Hindi nila alam kung bakit? Hindi po makita. So, anong ginawa ngayon? Ang sabi daw po, X-ray yan, saka CT scan. Oo. Tatlong linggo na nga po sa hospital. Oo. Wala akong makita. X-ray na CT scan na. Wala pa rin makita? Opo. Oo. Anong ginawa? Ang ginawa ko po, dumalaw po ako sa bata. Oo. Kano-anon yung ba yung bata? Kapitbahay po. Ah, kapitbahay. Opo. O, pinuntahan nyo. Nagbantay po ako, nasa ICU po. Nasa ICU. Lahat po nung kasama ng bata, nasampo, namatay. Taka, sandali. Nagpunta kayo sa ICU. Opo. Nandun yung bata. Opo. May kasama sampo. Sampong bata. Iyon. Nililiwanag ko lang. Pagdating nyo sa ICU, nandun yung batang anak ng kapitbahay nyo, ang kasama yung sampung bata, na may sakit din? Opo, namatay po lahat yun. Patay lahat yung sampo? Oo, natin na lang ho isang. O, teka, ano bang ginawa nyo doon sa bata? Nagdasal po ako. Yun, tapos? Pagkatapos po, pinunasan ko po ng banal na langit. Pagkatapos? At saka sa bibig po, kasi po bawal. Pinatakan ninyo yung bibig ng banal na langit. Okay, pagkatapos, anong nangyari? Pinalabas po ako ng doktora. Pero napahira mo na ng banal na langis. Opo, napatakan mo na ng bibig, ng banal na langis yung bibig. Opo. Pinalabas ka na ng doktora. Opo, sabi po sa akin ng doktora, nanay, po namin kayang gamutin. Ilipat nyo na ng ibang ospital. Sabi doon sa magulang. Oo, sabi yan. Hindi namin kayang gamutin itong batang ilabas nyo ng ospital. Opo. Okay. So anong ginawa? Hinayaan po ng lola doon sa ospital. Okay. Kasi kung ilalabas din daw po ng gagas. Namamatay din, oo. Oh. Hinayaan na po. Oo, dihayaan na sa ospital. Sa madalisenta po, nung binuhusan ko po yung bata ng banal na langis. Oo. Sabi, dalawang araw lang po lumabas na sa ICU. Dalawang araw lang, pagkatapos mo mapainom ng banal na langis, dalawang araw inilabas sa ICU. Opo. Okay. Pagkatapos po, wala po isang linggo, pinalabas na sa ospital. Pinalabas sa ospital. Yung sampung kasama sa kwarto, ano nangyari? Patay din po yun. Talagang pambihira. Ito, yun talaga yung kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Palakpakan po natin. Ang sabi po ng doktor. Ang sabi ng doktor. Meron po daw dugo sa butak para po nang kumatos na nga po. Yung bata? Yung bata. Oo, tinan mo. Dalawang linggo. Pero nabuhay hanggang ngayong buhay? Dalawang taon na po sa Diyos. Dalawang taon na ngayon, tinan mo. Pambihira. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ako po'y nagpapasalamat. Nagpapasalamat. Una-una kay Father Lahi. Ikalawa kay Edward Bear, at lalo higit sa lahat, sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos na pinaka makapangyarihan sa lahat. Para sa mga nangangailangan at gustong makakuha ng banal na langis ng buhay, maaari po lamang magtungo sa ating mga sumusunod na sponsors. Nasugbu Batangas, Sister Ason Alia Puntual. Sa number 152 Talakitok Street, Barangay Wawa, Nasugbu, Batangas. Ang kanyang numero, 0905-047-7422. Gimba Nueva Ecija, hanapin po si Brother Bien Suniga. Number 116 Purok 1, Barangay San Roque, Gimba Nueva Ecija. Ang kanyang numero, 0977-185-2190. Tarlac City, Brother Bong and Sister Cora Liwanag, Barangay Burot, Aquino Street, Tarlac City, malapit sa Barangay Hall. Ang kanilang numero, 0906-848-6433. O kaya naman, sa 0921-611-0435. Maaari din kayong makabili sa Block 3, Zamora Street, Kutkut 1, Tarlac City, sa harap lamang ng Walk Mall. Tarlac City, hanapin si Engineer Bong Liwanag, Barangay Burot,
Aquino Street, Tarlac City, malapit po lamang sa Barangay Hall. Ang kanyang numero, 0906-848-6433 o kaya naman sa 0921-611-0435. Maaari din kayong makakuha. Hanapin po nyo lamang si Sister Cora Liwanag sa Block 3, Samora Street, Kutkut 1, Tarlac City. Harap po lamang ng Walk Mall. Bacoor, Cavite, Brother Boy Kalinisan, matatagpuan sa 098 Panapaan 2, Bacoor, Cavite. Ang kanyang numero, 0920-654-9262. Montalban, Rizal, hanapin si Sister Claring Sonio Dahes, Phase 3, Hillside Yagit, San Rafael, Montalban, Rizal. Ang kanyang numero, 0906-753-5352. Maaari din kayong makabili sa Montalban Public Market. Hanapin lamang si Mercy Abracia, Camagong Street, San Jose, Montalban, Rizal. Ang kanyang numero, 0950-985-9452. Pandi, Bulacan. Hanapin si Brother Crisanto Ramos, number 74, Malibu Matanda, Pandi, Bulacan, tapat ng Eskwelahan ng Montessori Academy of Malibu. Ang kanyang numero, 0977-152-2151 o kaya naman sa 0943-274-5249. Bukid nun, hanapin si Brother Dante and Brother Dennis Lenjo, Purok 2, San Juan, Impasogong, Bukid Nun. Ang kanilang numero, 0963-110-5503. Buruanga, Aklan. Hanapin si Sister Dina Prado, Barangay Balusbos, Buruanga, Aklan. Katabi po lamang ng Premani School. Ang kanyang numero, 0939-783-5697. Bukid Nun. Sister Destiny Lasarte, Raja Compound, Purok 2, San Juan, La Fortuna, Impasogong, Bukidnon. Nasugbu, Batangas, Sister Doctora Queenie Salazar, matatagpuan sa Role Subdivision, Barangay Lumbangan, Nasugbu, Batangas. Hanapin po lamang ang Salazar Bakery, dating pwesto ng dental clinic ni Doctora Queenie Salazar. Santa Rosa, Laguna, Brother Dondon De Castro and Sister Bilma Pitogo, Phase 1, Block 1, Lot 14, South Bilpor, Barangay Kaingin, Santa Rosa, Laguna. Walang atrasan revelation. Ang kanilang numero, 0928-268-4462. Pasig City, Brother Eddie Rosal, matatagpuan sa number 95, Rosal Street, Sergeant De Leon, Santolan, Pasig City. Ang kanyang numero, 0921-250-6472. Montalban, Rizal. Hanapin si Brother Elmer Del Castillo. Matatagpuan sa Phase 2, Block 2, Lot 32, Green Breeze Subdivision, Barangay San Isidro, Montalban, Rodriguez, Rizal. Bayambang, Pangasinan. Hanapin si Sister Emma Almadrones, number 19, Purok 1, Malioner, Bayambang, Pangasinan. Ang kanyang numero, 0922-287-7745. Nueva Ecija. Hanapin si Sister Emmy Ganaw, Balangkare Norte, General Mamerto Natividad, Nueva Ecija. Ang kanyang numero, 0999-106-4844. Alcalá, Pangasinan, Sister Esmer Mejia, matatagpuan sa Sitio Bukil, San Vicente, Alcalá, Pangasinan. Ang kanyang numero, 0977-754-0650. Tayabas, Quezon, hanapin si Sister Evelyn Odias, Barangay Ipilan, Munting Bayan, Tayabas City, Quezon. Ang kanyang numero, 0956-233-7876. Maaari din kayong makabili. Hanapin lamang si Brother Carling Ventura, Barangay Kipot, Chaong, Quezon. Ang kanyang numero, 0961-723-8937. Caloocan City, hanapin si Brother Teniente Francisco Baroga sa number 451,
Governor Recio Garcia Street, Bankers Village 2, Barangay 184, Caloocan City, Entrance Gate 4. Tabi po lamang ng North Caloocan Doctor's Hospital. Ang kanyang numero, 0923-088-8913. Gapan, Nueva Ecija, Sister Preda Garcia, San Roque, Sapang-Paho, Baluarte, Gapan, Nueva Ecija. Ang kanyang numero, 0942-051-8403. Para sa karagdagang impormasyon at listahan ng mga sponsors, buksan po lamang ang ating official Facebook page ng Church of the Back to Christ, Royal Family in the 7th Millennium Healing Crusade of Father Lahi. Maraming salamat po. Kaya lumapit ka na ngayon.
Samantalang bukas pa ang kaligtasan mo. Tanggapin mo na si Kristo ang tanging pag-asa mo. Makikita ba kita sa kaharian ni Kristo sa tahanan niyang wala katapusan? Na wala
Jesucristo sa krus. Kirat, sige away. Iluwas niya ako, pili sa bahati, bisan pa sa bulawang ipairan niya. Sana kong pili, o sa kamatayon ni Jesucristo sa krus. Mga kaibigan, ang kapiling po natin si Brother Robert Sena ng Marinduque. Opo. Brother Robert, anong masasabi mo? Ako po ay nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoon Jesucristong pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit po kayo nagpapasalamat? Ang ipapatutuo ko po ay tungkol po doon sa banal na tubig at ng banal na langis. Noong pong linggo ay ako po ay nagdaan doon sa Lucena kasi po yung anak ko ay dinala dito sa Maynila na namamaga po yung mataas po yung kanyang white. Okay, liwanagin lang natin. Noong linggo, galing ka na Marinduque, dumaan ka sa Lucena? Dumaan. Umattend ka ng concert? Umattend po ako ng concert. Tapos? Nung pagdaan ko po ng concert sa Lucena, pinatapik ko po sa inyo yung picture ng anak ko na nakakumpain po sa ICU na sa Kwanay, sa MCU, na ang finding po ay merong chronic leukemia. Chronic leukemia. Chronic leukemia. So ito, liwanagin lang natin. Umattend dito ng concert sa Lucena City, Tagagasan, Marinduque. Yung pala, dumaan lang siya doon. Pero talagang ang pupunta niya, yung anak niya, na nakakumpain dito sa MCU hospital. Opo. Chronic leukemia. Ang finding ko ay chronic leukemia. Oo. Pinatapik mo ngayon yung picture doon sa... Yung kong picture na area, pinatapik ko po sa inyo doon sa Lucena. Mm-hmm. Habang hindi pa po nagsisimula yung concert. Mm-hmm. At nung... sa madaling salita po, natapos yung concert. Nag-power po tayo. At nung bumili po ako ng banal na langis at banal na tubig, at ng hapon na po ako nung dumating dyan sa Kwanay, sa MCU, dire-diretso po ako. Oo. Pagdating ko po doon, ay naitanong ko po sa misis ko na bakit malakas na siya. Teka. Ibig sabihin, pagdating mo doon, malakas na anak mo? Pagdating ko po doon, ay malakas na siya. Paano mo nasabi malakas? Ay, nung pong tinanong ko siya, ay dati po yun ay maputla na siya. Oo. At mahina pong kumain. Oo. Ay, nung pong tinanong ko, anong oras ba? Teka. Nung nakita mo, malakas na. Opo. Tinanong mo yung misis mo. Tinanong bakit malakas na yan? Tinanong ko yung misis ko kung anong oras lumakas. Ay, tama po na nung pinapick mo po itong picture ng anak ko. At nung nag-power po tayo, yung oras pong din yun, lumakas ang katawan ng anak ko. Pambihira ito, ha? Ah, grabe, Ang sakit ay chronic leukemia. Opo. Eh, mahina ang katawan kasi sa dugo ito eh. Ay di nung dumating po ako ay dinasalan ko po, pinaalis ko lamang yung nurse. Oo. Dinasalan ko po ng nung power, nung nabili ko rin po na business power password. Oh, pagkatapos pinainom ng banal na langis. Pinainom ko po ng banal na langis at pinainom ko po ng banal na tubig. Oo. Nung kwan po, nung hating gabi po ay dumating po yung mag-BP. Oo, mag-around. Oh. Mag-around. Oo. Ay ang kanya pong blood pressure na ay 90 over 60 na. Oo, dati?
Dati 90 over 60 po ang kanyang blood pressure. Oh, 90 over 60 nga dati. Oh, dati po. Oh, ngayon, nung nakainom po siya ng banal na tubig at banal na langis ay nung pong mga hating gabi at nung pong paumaga ay nagbago po ang kanyang blood pressure, naging 110 hanggang sa 120 over 80. Palakpakan po natin. Talagang pambihira ito. Ngayon, okay na 'yung anak mo. Ay nung pong isang araw ay pinabone marrow ko po 'yung anak ko at ako po ay nananalangin sa buktong at buhay na Diyos ng mga Diyos na yung pong kanyang result ng bone marrow ay magiging negative. Oo, talaga. Malakas na po siya ngayon, inilabas ko na po. Ah, nakalabas na ng ospital. Inilabas ko na po kahapon po. Oh, sige. Ako po yung nagpapasalamat. Ako po yung nagpapasalamat. Unang-una po kay Father Light, pangalawa po kay Elder Bear, at lalong higit sa lahat sa buktong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi ng Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na doble talim, bumabaon ito hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso ng tao. Ganito po kalakas ang kapangyarihan ng salita ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Para itong apoy na nagniningas at tumutupok at dumudurog sa mga kasamaang nasa kalooban ng isang tao. Kaya nga, ayaw na ayaw ito ni Satanas. Ang salita ng Diyos, ayaw yan ng Diablo. Pagkat alam po ninyo, si Satanas ang naglalagay ng binhing masama sa puso ng bawat tao. Subalit ang salita ng Diyos, ang kapangyarihang nagwawalis sa anumang kasama ang binabalak ng isang tao. Paano ba nangyayari ang mga masasamang balak ng masama laban sa isang taong mabuti? Dahil po sa kawalan ng kamuwangan sa salita ng Diyos. Kaya ang mga masama ay nagtatagumpay dahil sa kawalan ng kamuwangan ng tao sa salita ng Diyos. At dahil sa kawalan ng interes ng tao na matutunan ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, Jeremias 20:9, ang salita ng Diyos ay parang naglalagablab na apoy sa puso ko, nagkukulong sa aking mga buto. Bakit mamaligaya ang mga taong nagbalik na sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos? Bakit masaya ang mga baktokrais? Bakit may kapayapaan ang isang baktokrais? Kasi alam mo na ikaw ay nasa katotohanan. Kampante ka, palagay na ang iyong kalooban, palagay na ang puso mo dahil sa kanyang salita. Ang salitang parang apoy na tumutupok sa mga masasamang balak ng Diablo. Kaya lahat ng iniisip mo ay mabuti. Tinutunaw ng kapangyarihan ng banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ang mga masasamang balak na inilalagay ng Diablo sa puso ng tao. Nawawala ang anumang balak na masama pagkat ang kanyang salita ay siyang tumatanglaw at umaakay sa iyo. Maya't maya at araw-araw ay ginagabayan ka ng salita ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Sabi ng awit 119:105, ang salita mo'y ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Ito pong talatang ito'y mababasa po ninyo doon sa ating power password. Ang salita ng Diyos ay napakaliwanag, parang isang pagkaing bumubusog, masarap na pagkaing nagpapabusog at nagpapalakas ng ating katawan at nagpapasigla ng ating puso. Nagbibigay buhay, tumatanglaw at nagpapalakas sa kanyang mga lingkod. Subalit humahatol at nagwawasak sa mga kampon ni Satanas. Dahil po sa mga salita ng Diyos, ay nakikilala ng tao ang kasalanan, napipigilan ang paggawa ng masama sa kapwa,
pagkat kinukulong ng salita ng Diyos ang anumang balak na masama. Magpahangga ngayon po, mga kaibigan at mga kapatid, ay pinagpipilitan nating ipangaral ang mga salita ng Diyos pagkat mananatili ito sa habang panahon. Wala itong kamatayan, hindi katulad ng tao. Ito ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa lahat ng panahon ay hindi mamamatay. Sabi ng Isaias 47-8, ang damo ay nalalanta at ang mga bulaklak ay nalalagas pagkat sila'y hinihipan ng hininga ng Panginoon. Tunay na ang tao ay katulad ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalagas. Subalit ang salita ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ay nananatili magpakailanman. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay suba sa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ang pinakamakapangyarihang Diyos ng mga Diyos, Heso Kristo, ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ka ng mga Panginoon at Hari ka ng mga Hari. Ikaw ang naglikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Na ang langit na mga langit, siyang iyong tahanan. Ikaw ang walang dungis at kapintasan. At ikaw rin ang nag-iisang pinakabanal at pinakasaklaan na Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa na ikaw ang Diyos ng mga Diyos na walang simula at wala rin katapusan. Ngunit bumaba ka dito sa libutan ng katawang tao sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Ikaw ay nagdusa at nagpakamatay upang mabawi lamang kami mula sa tiyak ng kamatayan. Kaya ikaw ang aming tagapangalaga, tagapagtagol, tagumpay at magwawagi. At pinakamabisang gamot sa lahat naming karamdaman. Ikaw ay nasubukan na sa libu-libong henerasyon sa apat na sulok ng aming daigdig. At nang dahil sa iyo, ang kamatayan ay wala ng bisa. Sapagkat ikaw ang pinakadakilang tagapagligtas noon ngayon at magpakailanman. Sapagkat ikaw ang buhay na wala hanggan. Kaya kami po ay umaasa na kami ay iyong ipagtatanggol sa lahat ng uri ng sakuna o kapamakan o sa biglang kamatayan at sa lahat ng masasamang tao, lalong-lalo na sa mga taong lumapastangan at nanais ng aking buhay dahil sila ay nagagalit sa amin sapagkat sinabi namin ang katotohanan na ikaw ang aming pinakamapangyarihan na tanging bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos na walang kapantay, ang pinakadakilang tagapaligtas at tagapangtagol na Diyos na mga Diyos na bukod tanging nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal na Panginoong Jesucristo na walang simula at wala rin katapusan. Kaya sana po kami ay mag-aisa sa isang panampalataya at isang pag-ibig upang kami ay maligaya na maglilingkod sa iyo. Bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos ang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal na walang dugis at kapintasan ni Jesucristo na pinakamakapangilian sa lahat mula ngayon at magpakailanman sa aming buhay. Amen.
so wishes high, so wishes high. Lucky ako buhay na Diyos ng mga Diyos.
pagkapag.